Thank you, Lord. Praise God. Praise Jesus. Purihin ang Panginoon. Isang mabiyayang pagninilay pong muli sa inyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na muli tayong binigyan ng pagkakataon para magkasama-sama sa pamagitan ng internet at makapagnilay ng kanyang salita. Manalig tayo na muli ang Panginoon ay nakangiti sa atin. Talam naman natin kapag ang Panginoon ang lugod. Tandaan po natin kung galante tayo, mas galante ang Panginoon. Kapag siya'y natutuwa, tandaan po natin, mas marami siyang magagawa kaysa sa atin. Amen po. Kung tayo nga, pag natutuwa, tayo hindi po pwedeng wala tayong gagawin doon sa ating kinatutuwaan. How much more ang ating Diyos na napakarami ng magagawa at walang hangganan ang kayang gawin. Amen po. Kaya tayo magnilay muli, mga kapatid, at simulan po natin ito. Saan man kayo naroon, sa ibang bansa man kayo o saan man sulok ng Pilipinas, kayo naroon, tandaan po natin, aabutin tayo ng biyaya ng Panginoon muli sa gabing ito. Bukas lamang natin ang ating isipan, ang ating puso at manalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa habag at awa, pagmamahal niyang di nagbabago. Amen? At kahit doon sa replay, huwag po kayong mag-alala. Parehas po yan, mga kapatid, sapagkat hindi naman po yung presence ko ang mahalaga dyan, kundi yung presence ng Word of God, yung salita niya. Sapagkat ang salita niya ay yun po siya, yung presence niya doon. Amen po? Okay. Simulan natin ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Father God, maraming salamat sa pagninilay mong sa sandaling itong muli, Panginoon, na kami makapagninilay ng iyong mga salita. Dalangin po namin muli ang kahabagan mo'y sumaamin at ang masaganang biyaya mo, O Diyos, ay talagang maranasan ng bawat isa sa amin, lalo yung kagalingan ng mga may karamdaman, Panginoon. At Ama, idinadalangin ko rin ang Panginoon yung silver anniversary ni Brother Abet Te at Sister Ching Te. Dalangin po namin, Panginoon, na sila'y patuloy mong bigisin ng iyong pag-ibig. At lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, si Brother Ines Santos. Lord, i-bless niyo po silang lahat, Panginoon. Lahat po si Brother Jerry Biray. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, at nanawa, abutin niyo ng inyong regalo sa kanila, yung mga himala, mga answered prayers ng kanilang, sa kanilang buhay, Panginoon. In the name of Jesus. Maraming pong salamat, Ama. Inaangkin po namin muli ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong biyaya, ng habag at awa mo sa aming lahat, Panginoon, for your glory and honor, for your glory and honor, Panginoon, and for the salvation of many. In Jesus' name, amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Praise God. Praise Jesus. Okay, mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo itong mabuting balita ng Panginoon ayon kay St. John. Okay, chapter 10, verse 10. Alam kong napakaraming beses na ninyong narinig ito, but I will again. Ito ay laging sariwa po kasi ang salita ng Diyos, kaya pagnilayang muli natin ito. Sabi dito, John chapter 10, verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako, sabi ni Jesus, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Praise the Lord. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Okay, kumusta po kayo? Kasiyasiya ba yung buhay nyo? Pamagatan natin itong enjoy life. Enjoy life. I-enjoy natin yung buhay na bigay sa atin, mga kapatid, the brothers and sisters. Ngayon po yung January 27, 2021. Okay, so doon sa mga nagdiriwa ng mga birthday, tayo nagkaroon ulit sa pang-birthday, talagang bonus na naman yan. Amen po. O kaya anniversary, katulad ni Brother Abet at saka Stretching, ay malaking biyaya ng Panginoon yan. Alam niyo ba yung enjoyable life? Ang enjoyable life yung hindi naman yung ikaw ay nakapag-travel all over the world, di ba? Around the world. Kaya nakakain mo ang pinakamasarap na pagkain. Hindi yun ang enjoyable life. Maraming nakagagawa niya, nakakaranas niya, pero hindi sila ganap na nag-i-enjoy. Ang enjoyable life, mga kapatid, ay tandaan po natin ito, ha? Kaya enjoy your life. Ano yun? Ito. Yung di ka nagkukulang sa bawat pangangailangan. Hindi ka nagkukulang. Alam nyo, marami nga mayayaman, marami rin ang utang. Di ba?
Oh, so alam niyo, basta may utang, hindi masarap. Hindi maligaya yan, hindi mapayapa. Kaya kapag ka, ikaw kahit na simple lang yung ulam mo, basta may ulam ka, may pagkain, and then may natitirahan, and then may mga pambayad do sa inyong sa ating pangangailangan. Alam mo, yung mga bayarin natin, kuryente, o kaya tubig, bahay, kung nangungupahan tayo, o basta may pampaaral tayo sa ating anak, ay enjoyable life. Yan ang enjoyable, yung di ka problemado. Amen po? O, yung panatag ang puso mo, yun ang enjoyable life, yung may-enjoy mo yung buhay mo. Amen po? Yung lagi ka may kagalakan sa puso. Maraming tao, professional lahat ang kanilang mga anak, pero walang kapayapaan ng puso. Walang kagalakan. Minsan, nag-aaway-aaway pa nga yung kanilang mga anak. Nakakalungkot, ano? Lalo na pag nagkaroon ng manugang. Minsan, ganun. Instead na sumaya at dumarami sila. Pero minsan, hindi ganun na nagiging outcome, ano? But then, sa gabing ito, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano mai-enjoy natin yung buhay na bigay sa atin ng Panginoon. Tanda natin, life is a choice. Ang buhay ay yung pipili ka kung anong uri ng gusto, kung anong uri ng buhay ang gusto mo. Tayo ang pipili niyan kasi tayo ang magdedesisyon. Bagamat may iniaalok ang Panginoon na maganda, may plano siya, eh tayo pa rin ang pipili. Kung ayaw natin yung gusto ng Diyos, kung ang gusto natin yung gusto natin, ay talaga, bahala tayo suffer the consequences, di ba? Ganyan eh. Amen po. But whatever man yung naging kinasadlakan ng ating mga pagpapasya nung araw, mga kapatid, we can still enjoy our life kahit pa ano ngayon. Simulan lang natin sa tama uli. Kumbaga sa Noel, let us start anew. Amen po. With God. Tandaan po natin, with God nothing is impossible. Kahit na parang ang pangit ng ating napiling buhay, amen, hindi natin kilala si Lord noon, o kaya naman ay padalos-talos tayo, emotionally, ano tayo, mga kapatid, di ba? Magagawa pa rin, sapagkat sa Lord naman walang imposible. Amen po. Basta, tamang perspective lamang, tamang pananaw. At of course, it must always be based on the Word of God. Kaya, lagi tayong makikinig, lagi tayong magninilay, lagi tayong magpalalim ng salita ng Diyos at makikita natin. Kasi, sabi ng Panginoon, seek and you shall find. Sabi ng Panginoon yan eh, Matthew chapter 7, verse 7. Seek and you shall find. So, pag naghanap tayo, makasusumpong tayo. Kung hinahanap natin ang kasiyasiyang buhay, kaya pa nating makamtan yun kahit medyo matanda-tanda na tayo. Provided that we will follow the instructions of the Lord. Amen? Okay, now, isa pa, life is not a problem. Sabi nga, meron ako nabasa, life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed. Oo nga naman, gift yan ni Lord eh, yung buhay gift. Amen po? Kaya, enjoy lang natin. Paano? Paano natin may enjoy ang buhay? Kahit na anong sitwasyon, kahit na anong napili natin buhay, mga kapatid, nagkamali man tayo ng pili. May mga ganun, nagkamali ng pili. Bakit ba itong napangasawa ko? Bakit ba dito ako nakatira? Bakit? Pero, tandaan po natin, kayang baguhin ng Lord ang lahat. Tandaan po natin yan, kayang baguhin ng Lord ang lahat. Basta, sundan natin lamang yung kanyang alituntunin. Ano? Mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, ito. Yung salitang enjoy, there are five letters in the word enjoy. Tanda natin. Okay. First letter is letter E. How to enjoy life? Ito. Number one is, ito ang pinakang mahalaga muna. Unang-una. Ito. Unang-una ha. Enter into the kingdom of God. Enter into the kingdom of God. Hindi talaga natin mararanasan isang buhay na ganap at kasiyasiya kapag hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, po natin isipin na sa langit kaagad yun. Hindi. Dito pa lang. Kaya nga ang prayer, di ba? Thy kingdom come. Di ba? Ibig sabihin, thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Nasa prayer natin, yung prayer na tinuro ni Jesus sa atin. Amen? So,
Ibig sabihin, kaya nga sabi ng Panginoon, the kingdom of God is at hand. Oh, narito na ang pagkaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Amen. Pumasok tayo doon, paano pagpasok doon? Of course, ang pagpasok doon ay eto. Pakinggan nyo mabuti, ha? Siyempre, tatalikdan na, pagsisihan natin ating kasalanan, amin natin tayo makasalanan, at tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at hilingin natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, yun yung tinatawag na born in the Spirit. Yung tinatawag na born again. Dati tayo nabubuhay sa laman, pero mabubuhay tayo sa Espiritu. Sabi ni Lord yan, John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So, mabubuhay ka sa Espiritu. Amen? So, pakinggan nyo mabuti, ha? Eto pa eh. Kaya nga sabi na tinignan pag tayo pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33. Okay. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin daw muna natin ang kaharian ng Diyos. Oh, syempre ibig sabihin pumasok ka muna doon sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay narito. Sabi nga sa Luke chapter 17 sabi doon ay ang paghahari ng Diyos ay nadoon sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. O, kapag tayo sumampalataya, yun, di ba sumampalataya tayo, tapos nagbalik loob tayo sa Panginoon, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan, at ang kasunod noon, ipagkakaloob sa ating Espiritu Santo. Amen? And there you are. Mag-i-start ka anew. O, tingnan nyo, sabi dito, sabi sa Matthew chapter 18 verse 2 to 4. Pakinggan niyo mabuti. Tumawag si Jesus na isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. Okay. Ang sino mang nagpapakumbaba na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Oh, tandaan po natin, the brothers and sisters, sabi doon, ang pagpasok daw, magkano eh, parang parallel sila noon sinabi sa John chapter 3, verse 3. Sabi doon, unless a man be born again, maliban na isilang na muli. Diba pag isinilang kang muli, you know, alimbawa, literal na isinilang kang muli, ang ibig sabihin, babalik ka sa pagkabata, sisilang ka uli bilang bata. Amen? Kaya ito yung sinasabi din sa Matthew chapter 18. Verse 3, sabi doon, tanda na ito, unless, sabi na, maliban na tularan ninyo ang bata. So, ganun yun eh. Tutularan mo ang bata. Amen po? Yun. Para makapasok ka sa kingdom of God. Amen? Kasi, tayo, nung hindi pa natin, pag hindi natin tinanggap talaga si Jesus ng buong buo sa ating buhay, tandaan po natin na outside the kingdom of God tayo. Wala daw sa atin ang Espiritu Santo, therefore, wala din tayo sa kingdom of God. Amen. Tingnan nyo ha, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano ba yung mga katangian ng bata na dapat nating tularan? Tanda ng pagpasok natin sa kaharian ng Panginoon. Sabi ito, number one is, walang inaasahan ng lubusan kundi ang mga magulang. Ganun ang bata eh. Wala siyang inaasahan ng lubusan. Talagang talagang yung kanyang dependency ay sa Diyos, sa kanyang mga magulang. Ganon din. In same way. Ganon din dapat tayo. Para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat ang ating talagang inaasahan ay ang Diyos, ang ating tunay na ama, ang ating tunay na magulang, sapagkat sa Diyos tayo nagmula. Amen po? Okay. Pakinggan niyo mabuti ha, mga kapatid. Unawain niyo mabuti. Sabi dito, Matthew chapter 5, mapalad ang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo. Sabi doon eh, blessed are those who are poor in the spirit. Di ba? Sabi doon, mapalad yung wala nang inaasahan. Kasi yung poor in the spirit, yung ibig sabihin nun, yung wala kang pinagmamalaki, wala kang inaasahan, kundi ang Diyos. Hindi mo inaasahan yung mapera ka, ikaw ay malakas, hindi natin pwedeng pagmalaki yan. Sapagkat anytime, pwedeng mawala yan. Anytime. Bakit? Lahat yan ay hindi talagang ganap na atin. Bagamat ipinahiram sa atin, pero hindi ganap na atin. Kaya anytime pwedeng mawala. Because everything is temporal. Everything is temporal. Only God is permanent. Amen po?
Kaya kapag sabi doon, pinagpala o mapalad ang isang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang siya sa kanyang kaharian. Amen. Yun ang bata. Kaya sinabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, malibang tularan niyo ang bata, hindi kayo makakapasok. You cannot enter into the kingdom of God. Klaro po, mga kapatid. Oh. Now, ang bata ito, wala siyang ipinagmamalaki. Walang batang mayaban na ipinagmamalaki. Meron siyang kung ano nung pinagmamalaki niya sa buhay. Ang tanging pinagmamalaki niya, so of course, ang kanyang magulang. Laging every now and then, pag yan tatakutin mo, pupunta yun sa nanay, sa tatay niya. Amen po. Ganun daw pa tayo. Pinagmamalaki lang natin, pinagyayabang natin eh, Diyos. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 4, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakandakila sa kaharian ng langit. Yung nagpapakababa. Yung walang yabang. Walang yabang, walang hangin. Amen. Hindi siya naghahanap ng papuri ng iba. Because kung iisipin natin, wala naman talaga tayo may pagmamalaki. Lahat na nangyaring mabuti, mga kapatid ko sa Panginoon, tanda natin, lahat na nangyaring mabuti ay gawa ng Diyos. At lahat ng natanggap nating mabuti ay bigay ng Diyos o galing sa Diyos. So, ano sa makatuwid, mga kapatid ko sa Panginoon, tanda natin, sa makatuwid, wala talaga tayong atin. Kasi, ang lahat kasi nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Panginoon. Bagamat nakialam ang Diablo, tandaan natin, wala pa rin magaganap sa mundong ibabaw na walang kapahintulutan ng Diyos. Masama man o mabuti, may pahintulot ang Diyos. Amen po. Oh, tandaan po natin yun. Nagkasakit ka, pinahintulutan ng Panginoon yan. Amen. Bakit? Meron siyang purpose. Meron siyang purpose. Amen po. No. So, sabi na nga, sabi doon, kapag hindi daw tayo nagpakababa, naging humble, katulad ng bata, ang bata ay kaya humble itingnan niyo. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31 sabi, kaya nga tulad ng nasa sulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Yung ginawa ng Diyos ang ating pagmalaki. Amen po. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng medal dahil matalino ka. Yung pagmalaki mo yung Panginoon kasi ang Diyos ang nagbigay ng talino. Ang Diyos ang nagbigay ng... siya ang lumikha ng utak natin, di ba? Siya din ang lumikha ng ating mga mata. Lahat yan. Kaya kung sinong dapat maparangalan lagi, ibalik natin lagi. Kaya nga sabi nila, ibalik natin lagi ang parangal, papuri, pagluwalhati, pasasalamat sa Diyos. Amen. Ulitin ko po, walang nangyaring mabuti na hindi Diyos ang may gawa. Ang Diyos ang nasa likod niyan. Bawat mabuting nangyari sa buhay natin, nasa likod niyan ay Diyos. Amen. Nanalo ka sa takbuhan, karera. Hindi karerang sugal, yung paligsahan. Nanalo ka dyan. Hindi ka naman mananalo kung hindi ka binigyan ng binti. Amen. O kaya binigyan ka ng lakas. Kung isinilang ka, mayroon ka na kagad sakit. Paano ka magiging athlete? Kuha nyo? Kaya kung bakit tayo nagtatagumpay, mayroon Diyos. Kaya ang parangal ay sa Kanya. Kapag hindi natin nagagawa yan, mahirap tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang number one, para ma-enjoy natin ang buhay, is enter into the kingdom of God. Enter! Pumasok ka. Wala pong taong nag-enjoy sa buhay na nasa labas ng kingdom of God. Kaya nga laging sinasabi natin the most enjoyable life is to be a true children. Real children of God. At sino yung mga real children of God? Yun yung mga nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kuha niyo po mga kapatid. Unawain po natin yun. Sabi sa James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Higit pang pagpapala. Kaya sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ang mga proud. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sa English dito, yung grace. Sabi doon, God opposes the proud but gives grace to the humble. Alam niyo yung grace, napakalawak nun eh. Yung grace is unmerited favor. Yung hindi tayo karapat-dapat,
and yet makakamta natin. Yun yun. Yun ang nakalaan sa mga taong mapagpakumbaba. Amen? At yun talaga ang nakakaranas ng totoong enjoyable life. Yung taong mapagmataas, lagi ang gusto niya siyang bida, lagi ang may nahabol. Oo, lagi ang may... At ang taong laging may hinahabol, ay siguradong mapapagod. Pero kapag wala kang, ano, wala kang hinahabol, katulad ng bata, mga kapatid, ang bata kasi ay malinis ang puso, wala siyang inggit. Wala siyang inggit, hindi siya naiinggit. Amen po? Totoo yun. Malinis ang puso. Wala rin siyang malisya, at wala rin siyang PGH sa puso. Ano yung PGH? Puot, galit, hinanakit. Oh. Kaya minsan, naglalaro yan, mag-aaway sila, yung mga bata, pero after a while, mga kapat, mamaya makikita mo. Ano na, sundo na ulit, magkakalaro na ulit, halakakan na ulit, tawa na ulit. Oh, why? Kasi ganun nga ang bata. Kaya sabi ng Panginoon, maliban na tularan nyo ang bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kuha nyo? Yun. So, ang unang step para tayo ay mag-enjoy sa buhay, enter, letter E, sa enjoy, letter E, enter into the kingdom of God. Pumasok tayo. Na kung, pag sinabi kingdom of God, ang Diyos ang nagahari. Amen? Ang Diyos ang bida. Ang Diyos ang pinakamataas, mga kapatid, at ang lahat ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Amen? At yan ay makikita sa isang bata. Ang bata, sabi tularan ng bata, walang inaasahan yan, kundi ang magulang. At isa pa, talagang pag sinabi ng magulang, ang takot niya talaga sa magulang. Amen? Okay, maliwanag po ba mga kapatid? Letter N sa enjoy. Para ma-enjoy natin ang buhay natin habang narito tayo. Maikli lang ang buhay natin mga kapatid. Maikli lang yan. Tandaan po natin, dapat i-enjoy natin. Pero yung pag-i-enjoy natin, dapat ma-i-enjoy lang natin yan kapag according to the Word of God, according to the will of God. Amen? And the first ay yung sinasabi ko po sa inyo, enter into the kingdom of God. Na kung saan, hindi na tayo nagahari, hindi ang ibang tao nagahari, hindi ang sino pa man ang nagahari, kundi ang Diyos ang nagahari sa ating puso. Amen po? Katulad ng bata, tularan natin ang bata. Amen. Malinis ang puso. Amen. Malinis ba ang puso mo, kapatid? Baka may galit ka pa dyan, may hinanakit ka pa, mahihirap ka. Tingnan nyo yung mga taong maraming... Yung kargado ng puso, yung maraming laman ng puso yun, naiinggit, tapos proud siya, tandaan natin, yung may hinanakit, may galit, may sama ng loob, hindi nag-i-enjoy talaga sa buhay yan. Lagi na nakasimangot, lagi mainit ang ulo. At kapag lagi kang mayroong hinahabol, tandaan natin, hindi ka nakokontento, hindi ka tulad ng bata, kung ano lang ibigay ng magulang. Amen po? No. Narinig niyo po ba mga kapatid? Maunawaan natin. Letter N, ito. Para mag-enjoy tayo sa buhay, nakapasok tayo sa Kingdom of God, tandaan natin ito. Never get worried of anything. Never get worried of anything. Huwag tayo mag-aalala sa anumang bagay. Huwag tayo mag-aalala sa anumang bagay. Kasi pag nag-aalala tayo, walang kapayapaan. At kapag walang kapayapaan, hindi ka mag-i-enjoy. Kasi ang foundation ng pag-i-enjoy sa buhay, yung may kapayapaan ka sa iyong puso at isip. Pag lagi ka maraming inaalala, maraming anxiety doon sa ating puso, kalob-looban, lagi na lang kakabakaba, lagi na lang nababalisa, natataranta. Naku, dear brothers and sisters, talagang you cannot enjoy your life. Kahit ang ganda ng pinaplano, ang ganda ng buhay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo ma-enjoy. Why? Because of worries. Amen? Kaya, never get worried of anything. Sabi sa Philippians 4, verse 4 to 7, tinyo, magalak kayong lagi. Tinyo, ang ganda, ha? Ng entrada, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi ko, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan
sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wow, di ba? Pag pumasok ka kasi sa Kingdom of God, di ba, nakipag-isa ka na. Ngayon, para patuloy mo ma-enjoy ang buhay natin, mga kapatid, never get worried of anything. Wag na, sa halip daw, ano man yung kinababalisahan natin, hingi natin sa panalangin. Hingi natin sa panalangin, sabi ng Panginoon. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Wag ka, sabi daw, verse 6, wag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yun ang ibig sabihin, never get worried of anything. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Tingnan niyo, ganda, no? Amen? Ibibigay pala ng Panginoon ang kapayapaan kapag talagang tayo ay hindi nababalisa. Mga kapatid, lulukoban kasi tayo ng Espiritu Santo At ipapadama niya yung presence niya na sasabihin sa'yo, tatapik-tapikin ka. Anak, just relax. Halimbawa, the battle is mine. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Kayo pagbibigyan ko ng kapahingahan. Ang katotohanan niyan, ako ang magdadala. Yan. Basta, ipinabaya lang natin sa Panginoon, naroon ang confidence natin sa Kanya. Hindi tayo nag-worry because naroon yung ating pananampalataya Naroon tayo yung ating pananampalataya na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Klaro po ba, mga kapatid? Mahal tayo ng Panginoon Pag ikaw kasi pumasok na doon sa Kingdom of God, sagot na tayo ng Panginoon Mahirap yung pumasok ka na sa Kingdom of God, mga kapatid ko sa Panginoon, nagwo-worry ka pa rin. Bakit hindi mo talaga ganap na ipinapaubaya sa Panginoon ang iyong mga kabalisahan? Hindi ka nagtitiwala na nothing is impossible with God. And with His love, tandaan po natin pagkakaloob niya ang lahat. Kasi sabi nga niya sa Romans chapter 8, verse 32, sabi doon, kung ang aking anak, na ipagkaloob ko nga sa inyo, makapasok lang kayo sa kaharian ng Diyos. Di ba? Ay na ipagkaloob ko sa inyo. Ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? So, don't worry. Amen? Okay. Sabi dito, sa Isaiah 49:15, tingnan nyo, pakinggan nyo magbuti. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Biro mo yun? Paano kang matatakot yan? Kahit sandali, hindi kalilimutan ng Diyos. Ibig sabihin, nariyan lagi. Nariyan lagi ang Panginoon. He's always ready. He's always available to help us. Amen? To rescue us. Para tayo ay iligtas, para tayo saklolohan, ano man, para ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Amen? Okay, so may enjoy natin ang buhay kapag wala tayong worries. Eh, hindi naman tayo dapat talaga mag-worry. Bakit? Una-una, pag nag-worry tayo, walang kasagutan ng Panginoon sa atin. Hindi tayo tutulungan ng Panginoon kasi nag-worry ka kasi ang pangako ng Panginoon ay doon sa hindi nag-worry. Doon sa hindi nababalisa. Doon sa hindi na tataranta. Para ma-avail mo yung pangako ng Panginoon na blessing na yun, aba, dapat never get worried of anything. Amen. Instead, ask the Lord in prayer with thanksgiving. Sabi Lord, ni Lord yan Amen. Magala kayong lagi. Okay. Next letter is letter J sa enjoy. How? Paano tayo mag-enjoy natin ating buhay? Letter J, just obey His command. Just obey. Yung lagi ko sinasabi, sumunod ka lang. Huwag kang kukontra. Huwag mo susundin yung sarili mong emotion. Huwag mong susundin yung sarili mong, okay, nagpa-plano tayo. But then, tandaan po natin, ang Diyos pa rin. Sundin natin yung kalooban niya araw-araw. Amen? Kaya dapat alam lagi natin ang commandment ni Lord. Madali namang maalaman. Dalawa na lang ang commandment ni Lord Sabi ng Panginoon,
Just obey. Ano yung i-obey mo? Ibigin mo lang ako ng higit sa lahat. Yan. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas mo. Yun lang. Tapos ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Just obey. Just obey at sagot na kita. O, tingnan niyo, sabi ng Panginoon, Isaiah 48 verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, o, di niyo? Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Sipin niyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. O, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. Yung biyaya mo, parang ilog daw na hindi natutuyo. Tapos, ang tagumpay mo, parang alon sa dalampasigan. Kakita lang kayo alon sa dalampasigan. Di ba ganun yun? Sasadyad yun doon sa dalampasigan, tapos babalik sa dagat. Pero, hindi pa natutuyo yung ano, yung buhangin. Hindi pa natutuyo. Eto na naman, meron na naman panibagong alon. Ganun yun. Amen po. Ganon ang alon. Ganon ang biyaya ng Panginoon, ang tagumpay na pinapangako. So, may enjoy mo. Ha? May enjoy mo ang buhay. Ang susi, pagsunod, lagi ko sinasabi yan. Sumunod ka lang. Just obey. Just obey. Maging masunurin lamang tayo. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 6, dito na, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. O, bibigyang kasiyahan. O, Diyos, so may enjoy mo ang buhay. O, magkakaroon talaga ng kasiyahan ng buhay. Buhay na ganap pagkasiyasya. Ano ang sekreto? O, para ma-enjoy mo ang iyong buhay, just obey. Just obey kahit mahirap. Amen? Kaya yung mga masunurin, sinabing, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng sarili. Mga kapatid, huwag kayong magdadown ng iba, huwag kayong manggugulang. At iyan ay labag sa batas ng pag-ibig. Amen? Dapat lagi natin pinapahalaga ng ating kapwa. Dapat lagi natin isinasalang-alang. Ako ba hindi nakakaargabyado? Hindi ba ako nakakalamang? Ipinagdadasal ko ba ang aking kapwa? Kasi, ganun ang ano eh. Sa Matthew chapter 7, verse 12, sabi doon eh, gawin ninyo sa iba ang gusto nyong gawin sa inyo. Di ba? Ang gusto natin, lagi tayong ipinagdadasal, kaya humingi tayo ng prayer eh. Pag-pray mo naman ako, pag-pray mo naman ako, tapos hindi mo naman ipinagpipray yung iba. Dapat ganun. Nagpipray din tayo para sa iba. At kung lahat tayo nagpapanalangin sa isa't isa, walang makakapasok na diablo, may enjoy natin ang buhay. Amen po. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, tama na yung pagiging makasarili. Ang tagal na lagi ang iniuna natin sarili natin. Ano nangyari? Na-enjoy mo ba ang buhay mo? Nag-enjoy ka ba? Na lagi na lang sarili ang iniintindi, lagi na lang sarili ang inuuna. Lalo na kung di mo uunahin ng Diyos, lalo na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mai-enjoy ang buhay. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, just obey. Maging masunurin ka lang. Sabi sa John chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Alam niyo ba, pagka walang ilaw, hindi mo mai-enjoy ang buhay. Di ba, subukin niyo lang. Kahit sa tahanan niyo, mag-i-enjoy ba kasi sa tahanan niyo kung walang ilaw? Walang liwanag? Hindi. At di nalalakad sa kadiliman. Tingnan niyo. Magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. At di nalalakad sa kadiliman. Nag-i-enjoy lang naman yun nung lumalakad sa kaliwanag eh. Wala akong taong nakitang nag-enjoy na madilim ang kanyang buhay. Ibig sabihin, magulo. Di ba? Maliwanag po, mga kapatid. Sana nanunawaan nyo. Kaya, sumunod tayo. Kahit mahirap. Sa una, mahirap. Pero, wala naman pong iniutos ang Panginoon na hindi natin kayang gawin. Alam nyo kung bakit? Hindi naman mag-uutos ang Panginoon na hindi natin kayang gawin. Abay, magiging unfair siya. Hindi siya makatarungan yan. Amen. But the fact na ang Diyos ay matalino, kasi ganito lang yan naman sa totoo lang eh. Pag gustong sumunod, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Yun eh. Pero actually, mga kapatid, ay ito.
kapag tayo gusto natin sumunod, andyan lagi ang tulong ng Panginoon, tutulungan tayo. Kasi gusto niya yan. Ayaw niya nang masuwaging. Ayaw niya na kinokontra yung gusto niya. Sapagkat tatandaan po natin, hindi tayo nilikha ng Diyos para sumuway. Pangalawa, mga kapatid, kaya namang gusto niya na tayo sumusunod para sa atin din. Sinabi niya sa Deuteronomy yan, kaya ako naman kayo gustong sumunod, para sa inyo din, hindi naman para sa kanya. Sa kanya, sumuway man tayo o sumunod, wala namang maidadagdag tayo sa Diyos. Wala namang ibibigay tayo sa Diyos, may bibigay na ano pa. Walang pangangailangan kasi ang Diyos, wala. Pero pag tayo sa pinisumunod, tayo po ang nakikinabang, tayo ang napapaayos ang buhay. Tingnan yung mga taong masuwayin. Diba? Gumugulo ang buhay. Pero yung taong masunurin sa Panginoon, iyon na nag-enjoy ang buhay. Yun ang nag-enjoy sa kanilang buhay. Yung mga masunurin sa Panginoon. Amen? Diba yun? Halimbawa, tingnan yun. Tingnan na lamang ninyo inyong kapitbahay. Halimbawa, yung tamad magsimba. Yung tamad magsimba. Siyempre, pag Linggo, maglalaan ka ng araw para kay Lord ng oras. Tama? Hindi ka absent. Lagi kang sisimba. Kung doon sa mga, ibang kapananampalataya, lagi nasa fellowship, kung ano ang gusto ng Panginoon, sumusunod lang, yun ang nagiging maayos ang buhay . Yung nagiging mapayapa ang buhay. Pero yung ayaw sumunod, nako, nagiging magulo ang buhay niyan. Amen po? Kaya, lagi dapat tayo nagbabasa, nakikinig, para nalalaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, para masunurin tayo. Kasi hindi mo naman malalaman ang kalooban ng Panginoon o ang gusto niya kung hindi naman tayo makikinig at kung hindi tayo mag-aaral, magbabasa, magninilay. Kaya, balik-balikan nyo lang yung ating mga videos diyan. Ang dami na pong itinuro ng Panginoon dyan. At naku yung nakatitiyak. Kapag sinunod po natin yan, ako naman wala akong isinishare na sa ganun sarili ko, kaya binabasa ko sa Bible yan . Amen po? Ngayon ang utos ng Panginoon. Sabi, sa John chapter 14, verse 23, tingin nyo, pakinggan nyo ha. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Yun. So pag ikaw tinutupad mo pala ang salita ng Panginoon, ang kanyang mga utos, iyon ay palatandaan ng pag-ibig mo sa Diyos. Ano naman ang gagawin ng Panginoon? Tanda yung bilang pagsunod natin. Kasi nga yung pagsunod natin, iyon ay tanda ng ating pag-ibig natin, pagmamahal natin kay Lord. Ngayon, ano naman igaganti ng Panginoon? Kasi wala pong ginagawa ang tao para sa Diyos na hindi niya ginagantihan. Tingnan niyo ang ganti ng Panginoon. Ito, sabi doon, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. O tingnan nyo, pupunta raw ang Panginoon sa atin at mananahan sa atin. He will dwell in us. O tingnan nyo, di sumasa atin ang Diyos. Kapag sumasa atin ang Diyos, mag-i-enjoy ka. Bakit na doon ang kapayapaanin? Naroon ang lahat . Amen? If you have God, you have everything. Tama? Parang hindi ka mag-i-enjoy ng buhay. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, verse 31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay suma sa atin, kanino suma sa kanya ang Diyos? Doon sa mga taong masunurin. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. And there you are. Mga kapatid, sa atin ang Diyos. Mai-enjoy natin ang buhay. Amen? Okay. Letter O sa enjoy. Letter O sa enjoy. Ito. Sabi, offer your life, offer our life to God. I-offer natin ang ating buhay. Kapag ito'y, sinolo natin, buhay ko ito. Nako, alam mo naman ang buhay ko. Nako, mga kapatid, mahirapan ka talaga. Subukan mong isurrender mo yan kay Lord. I-offer mo. Alam nyo, lahat ng mga naging banal, naging santo, ini-offer nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya, habang nabubuhayin sila, nag-i-enjoy sila kahit na dinadaanan nila, ang daming pagsubok, parang wala. Basahin nyo ang mga sinulat ni San Pablo, punong-puno ng pag-asa. At ang taong may pag-asa, laging may saya yan. Ang taong nawawala ng saya, yun ang nawawala ng pag-asa. Kuha nyo?
Totoo po yan. Kapag ang tao nawawala na ng pag-asa, nako, sigurado yan. Malungkot na yan. Malungkot na. Amen? Kahit na ang sarap ng ulam, hindi mag-i-enjoy. Kahit na nasa magandang lugar, air condition na yung kanyang sasakyan, ang ganda-ganda na ng kanyang lugar, ang ganda-ganda ng posisyon niya, mga kapatid, pero hindi niya mai-enjoy. Bakit? Kasi walang kapayapaan doon sa kanyang puso. Amen? Subukan mong i-offer mo. Kaya nga sabi ng Panginoon natin, Romans chapter 12, verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo o ihandog ninyo o i-offer ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, pag ini-offer mo, ang dali na ng mga susunod. Lord, I offer my life to you. Hindi na akin ito. Iyon na. Sa totoo lang, yung buhay naman talaga natin, hindi na talaga sa akin. Bakit? Kasi tinubos na yan. Binayaran na yan ng Panginoon. Doon sa bundok ng Kalbaryo, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkabayubay sa krus, yung kamatayan niya doon, mga kapatid, yun ang ipinantubos sa atin. Kung ipinantubos, sabi nga sa Biblia, ang inyong sarili ay hindi na talagang inyo. Ito'y kay Kristo na sapagkat tinubos na tayo ng kanyang dugo. Tinubos na tayo ng kanyang pagpapakasakit sa bundok ng Kalbaryo. Amen? Kaya nga lang, pero tingnan nyo, ang buti ng Diyos hindi tayo pinipili, hindi niya sinasabi sa akin, sa'yo mo siya gusto, akin na yung buhay mo, akin yan. Hindi Hindi. Parang ayaw niya kasi ng pinipilit. Ang gusto niya, voluntarily. And kapag ginawa naman natin, tandaan po natin, magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. At kung tayo kalugod-lugod, tandaan po natin, lagi ko sinasabi, kapag ang tao, kahit kayo po, ako man, pag ako nalulugod, hindi ako po pwedeng wala akong gagawin doon sa aking kinalulugdan. Ay kung ako nalimitado ang kaya kong gawin, napakarami kong hindi ko kayang gawin, ay nakapagbibigay ako ng the best na kaya kong gawin sa taong kinalulugdan ko. Lalo halimbawa, anak ko, o asawa ko, o kapamilya ko, whoever man, kinalulugdan, kaibigan ko, kasamahan ko sa kapatiran ko. Pag ako'y nalulugod, ay naku mga kapatid, kahit kukunti ang pera ko, naglilibre ako. Yumayabang ako. Amen? Bakit? Pag nalugod ka yung kasing ugali niyan, galing sa Diyos yan. Galing sa Diyos yan. Ganun ang ating Diyos. Amen po? Napakagalante ng ating Panginoon, basta nalugod. Sabi ng Panginoon dito, kapag ini-offer natin ang ating sarili bilang handog na buhay sa Diyos, banal at kalugod-lugod, mga kapatid, pag ini-offer mo kasi, siya na ang bahala. Lord, I am yours. Kasi ini-offer mo na di ba? Pag ini-offer mo na ang isang bagay sa iyong kapwa, di ba? Pag ini-offer mo na yan, hindi na iyo, kanya na yun. Ganun ang gusto ng Panginoon. Lord, from now on, I am yours. Bahala ka na sa akin. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Amen? Maliwanag po? Okay. And last letter, ito. Why? Yield to His will and plan. Yan. Magpaubaya lang tayo do sa pag sinabing yield, magpapaubaya lamang tayo. Paubaya lang tayo sa kung ano ang plano ng Diyos. Amen po. Kasi, bago pa tayo silang, ilagi kong ulitin to. Hindi pa man tayo sinisilang, hindi po tayo nagkataon kung ano yung ating buhay ngayon. May plano ang Panginoon, may plano na ang Diyos sa atin. Kaya, sa totoo lang, dapat every now and then, tinatanong natin ang Lord Lord, is this your plan for me? Alam nyo nung ginawa ko yan, 1992, tinanong ko siya nung makilala ko sa Lord. Nung tumugon ako sa panawagan niya, sabi ko, Lord, what is really your plan for me? For my life? Alam ko po, hindi ako nagkataon. Mayroon kang plano sa akin bago pa man ako silang. And true enough, mga kapatid, talagang totoo.
Pag tinanong mo yan at sinabi, Lord, bahala ka na. I-lead mo ako to your plan. I-lead mo ako. At kapag nagpaubaya ka, talagang damandama mo, i-guide ka talaga ng Panginoon. At alam nyo, kaya since then, eto na eh. Every time na ako yung para magbabago ng plano, nako, damandama ko. Babalik uli ako sa pagninegosyo, babalik uli ako sa paghanap ng pera. Nako, pag ginawa ko po yun, namumroblema lalo ako, mga kapatid, kung ano-ano problemang dumarating sa akin. Pero kasi ang plano talaga sa akin ng Panginoon talaga, no, nalaman ko, talagang eto, maghayag ng mabuting balita. Kaya kahit anong mangyari, kahit itong pandemic, hindi ko pinlano ito. Sabi ko, paano Lord ako makapaghahayag na yan? May pandemic na. Aba, eh, pero ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Ha? Hindi po kusang ano ko ito. Inilid niya ako, may taong ginamit na, Brother Ding, bakit hindi ka maghayag ng ano sa YouTube or sa mag-live streaming ka? Sabi ko, hindi ako marunong. Hindi ako marunong. No, hindi naman ako marunong sa gadget eh. Tapos tinanong ko sa kay Lord. Tapos mayroong ginamit uli. Bakit po Brother Ding hindi kayo ano? Huh? Magkaibang tao, pero parehas ang sinabi sa akin. Kaya tinuloy ko na. Nagpaturo ako ngayon ng papaano ito. Naku, hirap-hirap. Kaya mapansin yung mga unang videos ko eh. ang daming palpak. Hanggang ngayon naman eh, no? Pinagsusumikapan ko pa rin, mga kapatid. At napagtataka mo ito, bago mangyari yung pandemic, ipinipare niya lahat sa akin yung mga gagamitin ko. Oh, pati computer, laptop, itong cellphone, camera, yan, lahat po, ipinirepare niya. Hindi ko alam na time will come na ganito pala magiging papel. Kasi nga, kapag tinanong mo kay Lord, Lord, anong plano mo sa akin? Sigurado yun, pagkakaloob ng Panginoon. Amen? Amen po? Okay. O baka, nalimutan kong banggitin sa inyo kanina, baka wala kayong mga tubig dyan. Ako, tatlo-tatlong tubig ko dito. Tayo magpipray na ngayon, ha, mga kapatid. At hayaan natin muli ang Panginoon ay kumilos sa atin. Amen po. Sabi nga niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo, mga planong hindi ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Oh, di ba nai-enjoy mo pag ikaw'y punong-puno ka ng pag-asa, mag-i-enjoy ka araw-araw. Amen. Araw-araw mag-i-enjoy ka. Don't worry about tomorrow, about for tomorrow. Ito, sabi niya, Matthew chapter 6 verse 34. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Matthew 6:34. Sabi, sapat na yung huwag na kayong mag-worry. Amen. Oh, bakit? Ba't hindi tayo mag-worry? Paubaya lang tayo. Just yield, ha? Yield to His plan. Sabi ng Panginoon, Isaiah 46 verse 3-4. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pansilan. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Oh, sino ba nga ang bagong Israelita ngayon? Sabi sa Romans chapter 2 verse 29, tayo mga nanalig kay Kristo, ang mga bagong Israelites, ang mga bagong Jews. Amen. Kaya don't worry. Paubaya lang tayo sa Panginoon. May plano ang Lord sa atin. Tiwala tayo. Amen po. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo lumapit sa Panginoon sa sandaling ito at manalig tayo na muli ang habag at awa ng Panginoon sa taong naghahanap ng kanyang kalooban ay laging naroon at handang tumulong. Amen? Tapat po ang ating Panginoon at ang Diyos ay siyang laging may malasakit sa atin sapagkat gusto niya talaga na tayo ay magkaroon ng isang maayos, ya, isang enjoyable life. Ma-enjoy natin. Ya? Amen? Pag sinabuhay natin, mga kapatid dyan, yung narin natin, mag-i-enjoy talaga tayo sa buhay natin. Amen? Di ka na laging sisimangot, di ka na laging matatarantan, di ka laging napapagod. Maraming pagod na pagod. At kung ikaw ang isa doon sa mga pagod na pagod, tatakot, may problema,
maraming kabigatan sa buhay, maraming pinagdaraanan, hindi po nagkataon na mapapanood mo ito, na narinig mo ito. Pero sabi nga ng Panginoon, just obey. Sa buhay mo lang at makikita mo ang Panginoon, bibigyan tayo ng isang enjoyable life. Amen? Kapayapaan, kapanatagan. Hindi ka man yumaman, pero payapa ka naman, panatag ang kalooban, mas masarap yun. Amen? Di ka naman kinukulang, mas masarap yun. Yung may contentment ka sa buhay, mas masarap yun. Amen? Hallelujah, lumapit tayo. Hallelujah. Father God, Ama, nananalig po kami, Panginoon, na ang pag-ibig mo hindi kayang sukatin. At plano mo, katulad ng sinabi mo, Lord, na parito ka upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, I pray na ang bawat buhay ng aking kapatid ngayon ay abutin mo. Ano man po ang aming pagkukulang, pagkakamali sa aming buhay, Panginoon, patawarin mo po kami. Ano man ang nakita mong hindi kalugod-lugod sa amin, sa mga sandaling ito, isinusuko po namin ang aming mga sarili sa iyo. Sinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo. Panginoong Jesus, mahabag ka po sa amin. Patuloy mo nawang ialok sa amin ang iyong sarili at sa mga sandaling ito. Tinatanggap ka namin sa aming buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Tulungan mo kaming makapasok sa kaharian ng iyong Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, na makamaranasan namin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tulungan mo kami magtiwala ng lubusan. Tulungan mo kami makasunod. Tulungan mo kami makontento. Tulungan mo kami matularan namin ang bata, Panginoon. Tulungan mo nga kami, O Diyos, na ang maganap sa amin ay ang plano mo at hindi ang plano namin. Lord, please, in the name of Jesus, tulungan mo rin kami mai-offer namin ang aming sarili sa iyo sapagkat alam namin anything na ini-offer sa iyo, ito'y pinagpapala mo. Ito'y pinagpapala mo. This time, Lord, ang sarili namin buhay ang ini-offer namin sa iyo. Gawin mo po kung ano po ang gusto mo, Panginoon. Sa mga may karamdaman, O Lord, dalangin ko po, Lord, na abutin mo po ang kanilang mga dinaramdam na yan. Ano man sakit karamdaman na yan, Lord, please heal them completely from head to foot, Panginoon. Yan man ay sa balat, yan man ay sa dugo, sa buto, sa laman, sa ugat, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng kanilang katawan, mula ulo hanggang talampakan. I pray, Lord, mahabag po kayo. Abutin niyo po sila. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. In the name of Jesus. Mga kapatid, manalig po kayo. Sa mga sandaling ito, pinagagaling kayo ng Panginoon. Receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Receive your healing in the name of Jesus. Lord, pagpalain niyo rin yung mga tubig na inihanda ng aking mga kapatid. Panginoon, Lord, please, ihanda niyo po ang pagpalain niyo po at basbasan, daluyan ang inyong mga biyaya, ng inyong kapangyarihan, yung inyong habag at awa, ng inyong pagpapagaling, kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, i-bless niyo nga po lahat ng iyan, Panginoon. And let your name be glorified through them, Panginoon. In the name of Jesus, wala pong imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo. Nananalig po kayong kami, Panginoon, na labis-labis ang iyong kagandahang loob sa pangangailangan ng bawat isa. At ano man ang pangangailangan, prayer request ng aking mga kapatid, Lord, ano man yan, financial man yan, Panginoon, material, whatever man, Lord, solution sa kanila mga problema, I pray, ipagkaloob mo po ang solution, ang lahat ng kanilang kailangan. Nananalig po kami, O Diyos, na pinapahalagahan mo ang panonood nila, pagninilay nila, O Diyos, ng iyong salita, ang kanilang pakikinig. Lord, I pray and I claim na sa mga sandaling ito, Lord, bumubuhos ang pagpapala mo, ang biyaya mo, ang habag at awa mo, ang grasya mo, ang pagmamahal mo, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan in the name of Jesus. Mga kapatid, receive your blessings. Receive your blessings. Receive your blessings in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Marami pong salamat, Ama, at inaangkin po namin sa mga sandaling ito. Naganap nga muli ang iyong plano, ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob. Thank you, Lord, for everything.
Napakabuti mong Diyos. Sasambahin ka namin, pupurihin, paglilingkuran habang kami nabubuhay. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Thank you for loving us, O Lord. Thank you for forgiving us, O Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. At amen. At amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. And amen. Mga kapatid, pumanatag na po kayo. Huwag na po kayong mabalisa. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Our God is a good God. Naunawaan niya ang lahat. Naunawaan niya. Pinatawad tayo at pinagpala tayo. Kaya naman, mga kapatid, magpapasalamat tayo kay Lord. Amen? Lagi tayong magpasalamat kay Lord. Amen? Hindi pa man natin nadarating, hindi pa man dumarating, magpasalamat na po kayo. Kasi yun ang sinabi ni Lord. Amen? Maraming marami pong salamat, mga kapatid. At sa susunod po na pagninilay ulit, kung lulobi ng Panginoon, so Friday, sama-sama ulit tayo sa presensya ng Panginoon sa pamagitan ng live streaming. At doon sa mga hindi nakakasabay, kahit po dyan sa YouTube at saka sa replay, parehas lang po yan. Share nyo po ito, ha? At huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe sa YouTube channel ko, Brother Ding Albano, BRO.DingAlban. Amen po. At manalig tayo. Ang Diyos ay tapat sa ating lahat. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Kung isinyer niyo yan, para sa Kanya yan, mga kapatid. At kung nag-subscribe kayo, para sa Kanya din yan. Para maraming abutin ng mabuting balita. God bless po, mga kapatid. Ang Diyos ang magpala sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.